Juventus. What about the early game? Wala silang Rome na kayang makipagsabayan sa aggression ng Blacklist International. And si si Balmond lang yung pwede nilang ilagay sa front line. Was there anything forced sa draft ng pareho nating mga teams dito midnight? Because the way I'm seeing it, merong mga reaction picks na naganap dito sa larong ito. Is there anything forced? Definitely the Phobis one. If you see a 1-1 or a Benedetta, parang Phobis kagad yung pagpasok sa isip ng mga players. But then again, you can relegate that to second phase. Kasi ang daming pang options sa XP lane, and it's a waste of ban para mag-ban ng Phobis yung kabilang side. So I feel like it was quite forced from the side of Brent Esports. But let's see, baka may nakatagong strategy ang Brent. Let us see kung meron nga bang bagong strategy na ilalabas ang side ng Brent. And we head on to Celestial Palace for the game number 2 ng Blacklist versus Bren Esports. As of the moment, Kyle TZ just pulling the purple buff. Oh my Venus, magbibigay pa rin talaga ng pressure. Hindi na magagamit ni Kyle TZ ang kanyang retribution. So meron pa ditong chance ang Bren Esports na isecure to if ever man na umabot sila doon. But now we can see here Wise actually using the Benedetta, di ba? Ito yung assassin Wise na inaantay ng lahat. Naka-dire hit si Diggy. So gusto niya stun talaga, no? Hindi favor, hindi rin conceal. So yung reverse time niya dito dahil naka-dire hit siya. I think it's for the bombs. Kapag tinamaan ka nung dalawa or tatlong bomba, pag nag-proc yung dire hit, may chance na kaya kong one hit in nung mga bomba ni Ogwin. So yung sabihin yung reverse time nun, balik base. Balik base. Balik bahay. The BB. Ata ba nangyari ito ngayon? Well, kaya din naman sila naging confident pala sa pagpili ng isang Claude dahil nga nasa kanila yung Diggy. At alam naman natin, para manalo ka sa isang gold lane na hindi panig sa'yo, kumuha ka ng Diggy. Kailangan ng taga-alaga doon sa gold lane. Kung ano ang ginawa ng Blacklist kanina na pag-aalaga kay Ohib, gano'n naman ang ginagawa ni Ogwin ngayon kay Jome. Pero si Oh My Vino, sahabol na rin talaga kagad. Hindi ganon kalaki ang difference in terms of the lane matchup kasi nga nag-aalagaan lang naman itong dalawang upunan. Alam nila yung ikot ng isa't isa. Pero dito tayo magkakaalaman sa first turtle fight. Right now, nakikita natin yung trio dito sa may mid lane ng side ng Blacklist International. Hinahabol nila si Kyle TZ, si Edward niyayakap si Kyle TZ. Oh, and one more hit, Kyle TZ. Si Edward pumasok na lang. Nakita yung dalawang alien pero wala silang damage sa isa't isa. Ito yung sinasabi ko kanina, Santi. Parang walang pampigil do sa early game aggression ang Blacklist International. Lalo pat alam nila na may pang takas pa si Oh My Venus. Pero alam mo, alam natin na si Edward, ganyan yung playstyle niya na kapag alam niya na hindi siya kaya ng mga kalaban niya, pipwersahin at pipwersahin niya yan. Grabe yung tapang o tumatawit mismo sa ilalim ng torre ni Padora. But the real world manipulation agad makakancel. Oh, si Pew dito ay low. Hakong si Oh My Venus, posibleng hulihin o Ogwin. Mukhang makakasecure dito. Pero Kyle TZ ang makakuha ng kill. Babawi pa ata si Haji. Pero gahibla ang buhay. Makakauwi pa ng safely si Pew. But that is definitely a needed trade from Bren Esports. Kailangan na bawi. Sabi ni Haji, swerte ka, naka-mister siya pa ako. Kung magic worship ka, Nagawan! Wise! Oh my god. Level advantage. Yung sword intent, wow! Retribution definitely helping Wise. Actually, level 6 kasi siya, so mas mataas talaga yung damage niya over Kyle TZ. Pero pinatay 1v2 ni Oheb yung itlog sa top lane. At alam naman natin yung capability ng isang Beatrix. Kapag ka mga ganyang setup, madami siyang ways to actually take down 2 people ng sabay. And dahil nga si Ogwin lang yung iniisip niya, definitely andito na yung taga-bawi at hindi talaga nila hayaan na makahinga si Ogwin sa larong ito. The intercept coming in from Blacklist International. Nandun na siya sa gitna. Makakatawid na sana siya at kasama niya na si Joma na uuwi. Pero sabi ng Blacklist, hindi. Wow. Aabutan at aabutan pa rin. And now, currently on the lead, yung early game advantage, talagang nakakapitalize, gamit na gamit ng Blacklist International to. And now, Bren Esports is actually struggling. Ito yung beauty ng laro ng Blacklist. Talagang sagad-sagad sila maglaro. Kapag may minimal window sila, talagang alam mong makukuha nila lahat ng pwedeng kunin. Edward trying to steal, pero kung papansin niyo siya ngayon, yung presensya niya lang,
is enough para i-contest etong turtle take na gagawin ng side ng Bren Esports. Now, Bren, kailangan nila makahanap ng paraan para ma-utilize etong lineup na ginawa nila, especially etong kanilang Fovius. Binigay na lang ng Bren Esports yung patong at talagang nag-gank pa sa may bandang ibaba. Pandora goes down. 3v1 situation yon. Pero si Wise mag-aate pa rin ng steal doon sa orange buff. Posible niyang habulin pero may ipit ata siya matatalian pero hindi. Mabubuto lang din. May real world manipulation siya kasi Joe papasok with a blazing duet. Enough damage, damage siya. Nautog si Wise pero buhay pa rin. Abot na abot pa rin ng Blacklist. Yung kanilang galawan na talagang every time na may moments nakamunti ka na sila mamatay, makakatakas at makakatakas pa rin. It runs in the team. Yung pagiging madulas kapag ka Benedetta ang gamit. Kanina nakita natin si Edward, ganun yung ginawa niya. Ngayon naman, hi si Wise. Grabe, now, no? Let's focus more on the side of Bren Esports. Ano nga ba yung mga bagay na pwedeng gamitin ni Bren Esports para makabawi dito sa larong ito? Honestly, medyo ano sila, medyo tihado talaga eh. Kasi yung poke nila, it's all dependent on a few. Hindi nila magagamit kagad yung Balmon. They're waiting for the items come out for Job. Kailangan nilang hintayin yung golden staff before they start taking out fights. And also, yung next na pwede mong tignan na item sa kanya is yung wind chant. Pero eto, nakita na natin yung lumilipad na ibon. Kahit nakatayo, lumilipad. The flying feathered airstrike. Wala sa Blacklist International. Grabe. Kayang abutan yung range kahit na pauwi ka na. Alam mo, nakakatakot na nga yung feathered airstrike. Mas nakakatakot yung gumagalaw na feathered airstrike. Ang malupit doon, wala namang sense. Pinindot lang, pinakita lang na, oh, gumagalaw kami, oh. Pauwi na. Pinakita na ng Blacklist sa pansila. Guys, ito yung teknika natin. Ah. Nakikita niyo yan, ah. Para ako na-drip dito. Ibon mang may layo lumipad. Diba? Sa sobrang lupit ng Blacklist International. Uy, ayan, sobrang lupit. Papasok na sila kay LTZ. May feathered airstrike dito nakapwesto. May madagendi pati Edward. Papasok mag-isa kakayanin nga ba. Pero basag Tori lang ang plano ng Blacklist International. Right after that, diretso doon sa goal, which is the turtle. And Blacklist, slowly but surely, this is a template sa ginagawa nila doon sa kanilang path to victory. Grabe, ayaw bigyan. Ayaw talagang bigyan. Susubukan at susubukan nilang kunin yan. And Bren Esports, slowly, nawawala yung grip or kahit anong hawak nila sa larong ito. Midnight. Yep. Ang ganda ng ginagawa ng Blacklist, no? Kaya ayaw talaga nilang bigyan si Kyle TZ kasi may in-introduce sa recent patch yung comeback mechanic ng mga junglers. Basta nakakapag-farm ka, mas mataas yung XP na makukuha mo. So yung resources, kapag ganitong lead yung hawak mo, napaka-importante talaga kasi tinatanggalan mo ng farm yung jungler. In a way, tinatanggal mo yung comeback mechanic. Parang hindi siya nag-exist physically. Mm-hmm. Wise, andito pa rin siya. Talaga sila titigil hanggat hindi nila nabibigyan dito ng kahit anong buff yung member sa side ng Bren. Grabe yung ibon! Lumilipad na. Mabilis. Tapos pinalipad pa. May tali. Makakatakas nga ba? Pero hindi pa yun ang damage ng Bren Esports upang makatakedown ng miyembro ng Blacklist International. Andyan yung guiding wind. Merong pantakas. Merong extra shields. Kaya naman, laging nakakasustain at nakakatakas itong mga miyembro ng Blacklist. Kailangan na kailangan ng Bren Esports dito makahabol pagdating doon sa resources. Mm-hmm. And another third down on the side of Blacklist. Bren Esports, hindi sila nakakahanap ng opportunity para, alam mo yun, def yung kanilang mga resources or yung mga toro dito sa larong ito at natalunan ni Pandora yung madami pero siya ang tutumba. And Ogwen goes down, si Jom nakuha yung kill kay Oheb and that is a kill streak. May bawi sila dito pero si Edward hindi mo talaga mapipigilan eh. Buhay na buhay pa rin talaga and the more na hinahabol nyo siya, mas gusto niya yun kasi namimaintain niya yung stacks niya. Oo. May ano siya, may sarili siya mundo rito. Ito yung planetang Edward. Literal na may sarili akong galaw. Sundan mo ako, bahala ka sa buhay mo. Pero i-regen niya lang yung HP. Although nakuha ng Bren Esports yung BSX still na they still need to take more. Pero ito yung kinagandahan. Ngayon, alam na ng Bren na kaya nilang tapatan yung aggression ng Blacklist International. As long as walang burst camera from Oheb, pwede magtapang si Job. And very crucial din yung next item niya rito, which is yung Wind of Nature. Joe, siya ang tagapagdala dito in terms of damage output and a possible comeback doon sa kanyang damage output. At talagang ginagamit niya or binibigay na sa kanya ng buong Bren Esports yung mga resources para makapag-farm
Kasi siya na talaga ata yung makakapag-bail out. Hoy! Flicker! Oh. Umabot pa yung Feather Deer Strike Flicker right after the bullet from that sniper shot. Naku po, itong combo ni Oheb tsaka ni Haji, kahit ibang hero pa, kahit farsa pa yan, kayang-kaya pa rin. Lord Secure, may paglipad. Merong circling eagle, abutan pa nga ba si Joe, pero meron siyang BMI out. Habang doon, eh, nangyayari sa Lord fight, si Pandora at si Edward. Naku, sabi niya, dito lang ako, babasag ako ng tore. Yung planetang Edward, men. Ayaw lubayan yung Bren. At habang buhay si Edward, eh laging merong call for the side of Bren Esports na mag-back at mag-death. Dahil laging merong magpo-push ng split dito sa kanyang team. Yung Diamond, yung Crystal, ay ginamit na yung Void Crystal. But then again, it is, they cannot stop itong Blacklist International from just pushing. At ngayon, wala nang outer turrets. Ang meron na lang is yung mga inhibitor turrets. Yep. At unti-unti na din itong binabawasan sa side ng Blacklist International. Reward Manipulation, Feathered Airstrike. Oh, na-cancel pero haabol lang nga si Pandora ng kanyang mga dakdak. Merong Winter Treasure Play pero ito na nga ba ang bawi ng Bren Esports. Hahabol sila. They will take down all my Venus and Haji. Pero mukhang enough nga yun para depensahan yung mismong Lord na paparating. But eventually, kailangan ng Bren na madami pang ganun. Yep, very nice engage coming out from the boys in blue. Talagang sabay yung pagpasok ni Joe, pati yung real world manipulation. Also, yung pagtalo ni Pandora sa may backline. Although hindi ina-expect ng Blacklist International na magkakaroon na split, pero yun yung tumapos nung teamfight. Nung magkakahiwalay na ang Blacklist dahil napasok na rin Pandora, yung backline ng Blacklist International, naipit na sila Haji at si Oheb sa may bandang harapan. And Joe, with the mobility, dahil full din yung kanyang stacks ng Art of Thievery, nakapasok siya ng magandang pwesto and he was able to land a very good blazing to win. And add to that, yung Wind of Nature buo na. So may confidence na yung Claude pumasok sa teamfight. Yung tali ni Ogwe na magiging susi dito na panghuli, if ever man na may lumalim mula sa side ng Blacklist International. Patiently waiting ang Blacklist for the spawn of the Lord. And eventually, pag kumontest ang Bren Esports, kailangan din nilang paghandaan kasi unti-unti na nakapag-build up ng damage ang Bren. Perfect attendance wise sa lahat ng pag-take ng orange buff. Welcome sa International Mikael School. Dizzy. Sa International School, kumbaga may award na siya. Perfect attendance award. Oh! And Gwen! Tinamaan ng bullet from the Filipino sniper. And oh my goodness, how is this possible? Grabe yung galawan na pinapakita nila. Mukhang aggressive na aggressive ang Blacklist International because of that pick-off. Alam nila na wala yung threat na panghuli mula doon sa tali ni Ogwen. But now, with the mid lane inhibitor turret destroyed, they now have the chance and actually the advantage to take down the Lord na magsuspawn in 8 seconds. Pero grabe pa rin yung poke nila dito. Ha? May planeta sa loob ng base ng Bren, no? Ang sakit naman dito ng Feathered Airstrike. Ilang lapag pa lang, follow-up ng sniper, enough na to take down an enemy. Yung Uranus, men. Yung Uranus. May sariling mundo. Okay lang sana kung merong alien. Kasi yung alien, naguhula hoop. Kyle Dizzy, falling down. Falling low. Habulin niya, pero merong pang save coming from Ogwin. Hindi nga ba nila mahahabol to, pero si Edward hindi bibitaw. Sumilip lang naman ang Bren. Pero sabi ng Blacklist, sabi na ang Lord, hindi kayo pwedeng lumapit dito. Oh, nice cancel. Mukhang makukuha nila dito yung Lord ng libreng-libre at ang choice ng Bren Esports, eh walang iba, kundi dumipensa. Wise Oheb sila ang tumarabaho doon sa ating Lord and they are aiming to end this game and possibly, end this game and series para talagang matapos na ang day number 2 at hindi nagbibiro ang Blacklist International. Billboard manipulation gagamitin na habol si John dito, si Oheb ang kanyang target pero may Wind of Nature pa. Nakabang yung lethal counter, hindi naaabot but wise, may Feather Deer Strike kung nakabang, lilipad na dito si Omay Venus and Kyle Tizzy goes down pero dito na yung mga dakdak mula kay Pandora pero back away lang din agad si Joe. Wala pang enough damage ang Bren Esports. So right after the pick-off onto the jungler, mag-aantay ang Blacklist sa magpasok ng Lord. Napalalim si Kyle Tizzy. Akala niya kinain ni Oheb yung Blazing Duet ni Joe. Pero nung nag-lethal counter siya, ay nakapag-win shot nga pala si Oheb. Venus, kaya hindi Venus na nakuha yung kill. At si Ogwen na naman, ang tinamaan dito. And another snipe from Oheb. Oh, wise, wise.
Papasok ata sila, may real world manipulation pa, pero ngayon ay double kill na Filipino Sniper. Andito si Kyle Easy para dumipensa. End of Kabato, andyan pa rin naman si Few para sa assist, pero kompleto ang Blacklist. Oh boy, meron minions, papasok sa paglipad. Here comes all my Venus. It's si Kyle Easy na lang ang natitira. And that is a clean wipeout. Blacklist International, the dynasty continues. Ang dinastiyang namamayagpag, ang mananaig sa araw na ito at napakalinis na performance sa kanila. Kung ano yung pinapakita ng Blacklist International sa atin day in and day out noong season 7, noong season 8, yun ang pinapakita nila sa atin ngayon. Greatness and excellence. Ren Esports, they did show up on game 1 and game 2. In all honesty, it was a draft problem. Even though medyo talagang walang sagot yung lineup nila, nakita naman natin na may mga moments talaga na kayang-kaya nila palagan. But then Blacklist International, very surgical, methodical, super clean game. And ang masasabi ko lang is super genius din nung utak na naging isip sa kanila ng mga lineup. I feel like